Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa ating kusina. So for today's video ay isa na naman pong recipe ang ibabahagi ko sa inyo. Ito po ay ang ating no rest or no chill na super moist and fudgy na chocolate crinkles. Pwedeng-pwede nyo po itong pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo. And of course, para po sa ating kumpletong listahan ng mga sangkap ay ilalagay ko po yan sa description box below. So tara na, simulan na po natin. Para sa ating unang step, ilagay natin ang ating flour sa isang bowl. Ganun din ang ating asin, ang baking soda, and lastly, ang ating baking powder. At gamit ang ating wire whisk, i-mix po natin ito until sa mag-fully combined ang ating mga ingredients. At kapag okay na, iset aside po natin ito and tara na sa susunod nating step. Then, sa ating mixing bowl, ilagay natin ang ating mga egg. Isunod nating ilagay ang ating oil. So, ang ginamit kong oil po dito is canola oil. Sunod naman ang ating vanilla extract. Ang cocoa powder. By the way, ang gamit ko pong cocoa powder ay Bensdorf. Then, sugar. And lastly, ang atin pong coffee powder. At gamit ang ating wire whisk ay haluin natin ito ng mabuti until sa maging smooth. Kapag ganito na yung kanyang consistency ay okay na po siya. Ayan po, super smooth na po niya. So tatanggalin po natin yung ating wire whisk kasi po gagamit tayo dito ng spatula. At ngayon po ay salain natin yung ating flour mixture, pero dapat hahatiin po natin yan sa dalawa. Dahan-dahan na po natin itong haluin gamit ang ating spatula. Again, dapat po ay dahan-dahan lang yung paghahalo po natin and iwasan po natin na ma-overmix yung ating crinkles dough. Malalaman mong okay na siya kapag wala ka nang nakikita na white or yung flour. Kapag ganito na po siya, okay na po ito. So tara na at mag-mold po tayo ng ating mga crinkles. So meron po ako ditong tray with parchment paper na po siya. And para po sa ating coatings, meron tayo ditong white sugar para sa ating first coating. Ang rason po kung bakit nagko-coat muna tayo ng ating white sugar ay para hindi ma-absorb ng ating crinkles yung etong ating powdered sugar. At dahil po wala tayong digital weighing scale, ay gagamit po tayo nitong 1/8 cup. So, yun po yung magiging panukat po natin. So, mag-scoop lang po kayo sa inyong mga cookie dough. Ayan. And then, idiretso po natin siyang ihulog sa ating white sugar. At dito na rin po natin siya bibilugin. Kasi po kung sa kamay po natin magiging super sticky po siya. So i-coat lang po natin ito gamit ang ating sugar. Tsaka natin ito paggulungin ulit for our second coating sa ating
powdered sugar. Kapag okay na ito, ilagay na natin ito sa ating tray. So, dapat po sa paglalagay dito sa ating tray ay hindi po dapat yung magkakadikit. Kasi po, nag-e-expand yung ating cookie dough or yung ating crinkles dough kapag nabe-bake na po natin siya. Gawin nyo lamang po yung same procedure sa mga natitira pa po nating crinkles dough. And now, this is ready for baking. So, i-bake natin ito sa ating preheated oven over 180 degrees Celsius for only 12 to 15 minutes. Again, huwag nyo po siyang i-overbake. Balikan po natin ito mamaya. At eto na po yung ating freshly baked na chocolate crinkles. So, dapat po ay tanggalin po natin siya sa ating baking pan at ilagay po natin or ipatong natin siya sa ating wire rack or sa inyong mga cooling rack. Eto po ay para ma-maintain pa rin natin yung pagka-soft and fudgy ng ating chocolate crinkles. And kung napapansin nyo, hindi po na-absorb yung ating powdered sugar dahil nga po mas naunang inabsorb ng ating chocolate crinkles ang ating first coating, which is yung ating sugar. So, hintayin muna natin ito na lumamig habang nakasalang pa yung ating second batch. And so, ayan, eto na po lahat yung mga nagawa po natin. So, nakagawa po tayo ng 24 pieces na malalaki na crinkles. Ayan po, so napalamig ko na rin po siya at nailagay ko siya dito sa ating tray. And ngayon, tara na po itong tikman. So ipapakita ko sa inyo kung gaano po siya ka-soft and fudgy. Pero bago yon, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and always turn on the notification bell para ikaw ay maging updated sa mga susunod kong uploads. So, ayan. So, nakikita nyo, super moist po siya sa labas pa lang. So, bibiyakin po natin ito. Ayan. So, napaka-soft po niya. And, ayan po, super moist po niya sa loob. Ayan. So, tara na po itong tikman. Kasi, grabe po, napaka-bango po niya na sobrang nakakatakam. Napaka parang crispy po siya sa labas. Yan, pero hindi po siya yung super tigas. Pero sa loob naman po napakalambot. At malalasahan mo talaga yung pagka-soft and chewy po niya. Yan. And then yung kanyang tamis is tamang-tama lang din po. Hindi po siya yung nakakaumay. So pwedeng-pwede nyo po itong ipares sa kape or sa gatas. And I'm sure po na magugustuhan po ito ng inyong mga chikiting. So ayan, napakasarap po niya. Sana po ay nakapagbahagi ulit ako sa inyo ng konting kaalaman at sana po ay masubukan po ninyo ang recipe ng ating no rest na soft and fudgy na chocolate crinkles na sigurado pong magugustuhan po ninyo lalong-lalo na po ng inyong pamilya or kung meron po kayong chikiting. You can also like and follow me sa aking Facebook page Margelicious for more photos, videos, and for more updates. At kung ikaw ay meron pong YouTube channel na ang content ay mga cooking vlogs, pwede po kayong sumali sa ating Facebook group para po
magtulungan po tayong paangat dahil ako po nagsisimula pa lang po sa pag-YouTube. So, pwede nyo po ditong i-post yung mga recipes po ninyo, pero of course, meron po tayong rules. Kung nagustuhan mo ang video na ito at kung gusto mo pang matuto ng iba pang mga recipes, please don't forget to like, subscribe, and always turn on the notification bell para ikaw ay maging updated sa mga bago kong uploads. Ako pong muli si Marge, and thank you so much po for watching. Bye!